Magandang araw mga kanibuhay. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa white lines. Ang white lines mga kanibuhay ay sa mga refrigeration ang yan at saka mga air conditioning. Ano bang kailangan mga kanibuhay sa bakit naging topic natin ngayon ang air conditioning at saka yung refrigerator? Kasi mga kanibuhay, mayroon tayong dapat gamitin sa ating mga katulad nitong mga white lines. Kasi ang problema sa mga white lines natin mga kanibuhay ay madaling masira. Bakit mga kanibuhay madaling masira ang ating mga white lines katulad ng refrigerator? Ito ay bagong-bago. Pero kailangan mga kanibuhay na lagyan natin siya ng una-una ay ang dapat natin separate ang kanyang tinatawag na ito tinatawag na circuit breaker. Una-una, pag gusto na ninyo i-defrost yung refrigerator mo ay just only take off ang ating switching, parang hindi ka na bubunot sa kanyang easy plug mga kanibuhay. Next, pag mayroong problema sa ating refrigerator, if mayroon siyang problema sa motor niya, if mag high ampere yun o mag short circuit na, automatic ito mag shut off kasi circuit breaker ito. And then dapat din tayo, ito ang pinaka dapat natin gawin sa ating mga white lines mga kanibuhay. Dapat mayroon tayong tinatawag na EVR. EVR mga kanibuhay ay automatic voltage regulator with time delay. Mostly sa mga EVR katulad nito, yung online amba nito ay mayroon siyang automatically. Mostly sa mga EVR, yung mga branded na mga EVR, yung mga galing Japan na EVR, mostly mayroon siyang 5 minutes delay. What do you mean by 5 minutes delay? Pag mag-burn out mga kanibuhay ay automatic itong siyempre mawala ng kurente, mag-off yung refrigerator natin. Pag umaandar na yung kurente, pag balik sa kurente mga kanibuhay ay hindi pa ito gagana yung output niya sa EVR na ito. Kasi mayroon pa siyang 5 minutes delay. Ano ba ang 5 minutes delay mga kanibuhay? Dapat ba talaga sa mga brown lines natin, sa mga white lines natin mga kanibuhay, dapat na dapat talaga? Bakit? Una-una, pag ang iyong refrigerator, mayroon tayong selector nito mga kanibuhay. Ito, mayroon tayong tinatawag na thermostat. Yung thermostat, depende yung sa anong gauge ang pipiliin mo. Kung ito, pag mamit na niya yung temperature na karapat dapat sa ito, ay mag-trip off yung motor natin. Kasi, namit mo na yung temperature na ito sa selector ng ating thermostat. Bakit mga kanibuhay kailangan ang ating EVR? Ito ang kanyang dapat ating tandaan mga kanibuhay, na ang refrigerator ay may tinatawag na full icing. Alam na ninyo yun, what is full icing? Ang full icing, pag mamit na niya yung sinisilik mo, ay mag-i-start na yung motor. So, mostly full icing siya. Pag mag-burn out mga kanibuhay, ang yung refrigerator ay doon pa sa state of full icing or state of mataas ang kaniyang temperature. So, full icing pa siya. Pag burn out mga kanibuhay, mayroong burn out, hindi man lahat na burn out nga after 1 hour pa magbalik. Mayroong burn out mga kanibuhay na to burn out mga seconds lang, 2-3 seconds na ibabalik. Yung refrigerator natin ay masisira. Bakit? Kasi pag wala tayong tinatawag na EVR, masisira siya mga kanibuhay. Kasi
ang refrigerator natin andoon pa sa state of full icing. So, ang kanyang temperature ng kanyang motor ay mataas pa. O ang iyang suction ng ating motor ay mataas pa. So, pag umaandar yung kuryente after seconds lang, siyempre, if wala tayong EVR, ay umaandar yung refrigerator. So, after, sa kung if mayroon tayong EVR, yung automatic na pagbalik sa kuryente ay hindi pa babalik yun kasi mayroon pa itong 5 minutes na time delay. So, hindi pa under refrigerator natin. Maghintay pa siya ng 5 minutes. So therefore, yung full ice natin ay bababa na yun. Pagbaba na sa ating pressure mga kanibuhay, yun pa under ang ating motor. Kasi 5 minutes ito. So, time delay. So, hindi masisira ang ating refrigerator. Una-una, next mga kanibuhay, ano pa ang feature ng ating EVR? Mayroon pa siyang tinatawag EVR, Automatic Voltage Regulator. Mayroon pa siyang sekreto mga kanibuhay. Pag mag-burn out mga kanibuhay, mostly pagbalik sa kuryente ay mga high voltage yun. Bakit? Mostly, pag mag-burn out, yung mga bahay ng mga kapitbahay natin ay simple, mag-take off yan. I-off yung mga kanyang mga circuit breaker, yung kanyang mga plangka. So mayroon tendency na tumaas yung voltage. So pagbalik sa kuryente, ang ating refrigerator, for example, wala tayo sa bahay natin, nandun tayo sa palengke. So hindi natin alam na mag-burn out. So hindi natin matanggal yung outlet niya. Ito, safety itong mga kanibuhay. Una-una, pag-burn out, mayroon pa mayroon 5 minutes. At saka, if mataas yung voltage, aabot ng mga 260 o 270, 250 above, hindi masisira ang refrigerator natin. Kahit dahil ang ating unit natin, yung EVR natin ay siya nang bahala sa voltage. So, automatically siya ay magdadrop ng back to 220. If pag kami naman mga kanibuhay, mostly sa aming commercial electric dito mga kanibuhay, pag gabi ay mahina talaga ang kuryente, aabot lang siya ng 160 volts, yan din ang ikasisira ng ating refrigerator. Bakit? Kasi ang refrigerator mga kanibuhay, ang kanyang required voltage ay makikita natin sa iyang specification voltage niya ay maroon siyang 230 volts. So 220 to 230 volts. Pag bumaba yung kuryente, hindi normal ang na-take ng ating compressor. So mayroon tendency mga kanibuhay na masisira din ang ating refrigerator. Ano ba talaga ang kasiraan ng refrigerator? Yung high voltage o yung low voltage? Mostly mga kanibuhay, 40% lang ang high voltage, masisira ang ating refrigerator. Kasi motor type ito, kaya pa niya yung 250 volts. Pero pag bumaba yung voltage na 160 volts, that's the time mga kanibuhay na masisira yung refrigerator natin. Bakit? Parang kabaliktaran, di ba? Parang kabaliktaran kasi instead na low voltage, dapat hindi masisira kaya hindi masusunog ang motor. Kasi low voltage eh. Kung sa ilaw pa mga kanibuhay, pag low voltage ay humina lang ang ilaw, pero hindi masisira. Di ba? Bakit mga kanibuhay? Sa evaluation nyo, bakit? Pag hindi pa kayo, wala pa kayo idea mga kanibuhay, ito na ang solution mga kanibuhay. Masisira talaga pag low voltage. Kasi yung compressor natin mga kanibuhay ay ang requirements ay dapat 220 to 230 volts. Pag meron siyang 160, abnormal lang yung ating compressor. Ang compressor mga kanibuhay, ang sa ilalim ng compressor ay meron siyang piston doon. Siya ang mayroon siyang tinatawag na suction doon na siya ang magpapump. Siya ang magpapump ng preon para
para makabuo siya ng ice sa evaporator natin. Evaporator natin. So, pag kulang ang kuryente, mga kanibuhay, ay hindi normal ang andar ng ating refrigerator at parang nag-umido lang sa motor natin. Yan, masusunog magdiba kasi uminit yung ating motor. Bakit? Kasi hindi normal ang multahe na paso saya sa kanya. Na dapat sana ito 20 ang nakain na is 160 volts lang. Pag hindi yung andar makalibuhay, iinit yung ating motor. Saka siya mag-shutdown at saka siya masusunog. Bakit? Kasi yung proper compression niya sa preyon ay hindi na normal. Okay? So, pag mayroon tayong EBR, automatic voltage regulator, mga kanibuhay, siya na ang bahala sa kuryente natin. Kahit hindi man natin siya babantayan, ay siya na ang bahala. Bakit? Tinatawag siya EVR, automatic voltage regulator, kasi pag low voltage, ibabalik niya sa 220. Pag high voltage naman, ibabalik din niya sa 220. So, ang ating refrigerator ay matagal talagang masira. So, kasi gamit mga kalibuhay, sa shop namin, if mayroon magpa-install ng refrigerator, i-require namin talaga yung kahit anong brand, basta mayroon siyang tinatawag na EVR, automatic voltage regulator. Then, dapat mayroon siyang tinatawag na ganito yung circuit breaker switch. Pag gusto niyang maglinis ng kanyang refrigerator, just i-pick off na lang yung switch niya kay EVR ito. So, yun lang mga kanibuhay, ay diyan na tayo na nakamura po tayo sa parang nakamura na po tayo sa ating mga gasusin kasi matagal masira yung ating refrigerator o sakali yung ating aircon at refrigerator mga kanibuhay ay parang katulad lang ng principle kasi ang refrigerator mayroon siyang ice at saka yung aircon mga kanibuhay mayroon din siyang ice mga kanibuhay magbubuo rin siya ng ice pero yung ice niya ay hihipan lang yun ng fan motor. Pero yung principle niya, katulad din ng ating refrigerator. So, kaya katulad na siya ng refrigerator natin, simple yung requirements niya na mga EBR, circuit breaker, ay parehas din. So, yun lang mga kanibuhay, makakatitipid tayo at matagal pang masira yung ating refrigerator. Yun lang, yung omni na ito mga kanibuhay, 1,000 watts, nabili lang namin ng 3,000 more than 3,000 plus lang and then yung breaker mura lang ito mga 300 plus lang so yun ang dapat pair mga kanibuhay pag bumili kayo ng refrigerator huwag nyo kalimutan ang EBR at sa yung circuit breaker at dapat yung wire natin huwag tayong gagamit ng katulad nito extension. Basta mga heavy loads mga kanibuhay, huwag tayo gamit ng mga extension lang. Dapat doon tayo, dapat dito tayo talaga sa kaniyang galing sa main natin na supply. Okay? Yan lang at hindi na basta-basta masisira ang ating refrigerator. Thanks sa kanibuhay and pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, ay subscribe na kayo at dapat pindutin niyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga videos.